Madalas na dapit hapon na akong umuwi si Martin. Malawak kasi ang lupain kanyang inaararo. At kinakailangan niyang matapos yun ng mabilisan at ng matamnan kaagad ng palay. Ay, kung akin na sanang lupain yun eh. Sambit niya sa kanyang sarili. Naisip kasi niyang hindi naman sapat ang kanyang sweldo para mabuhay silang mag-anak. Pinagtitiisan niya ang kakarampot na pasweldo sa kanya ni Don Arnulfo na siyang may-ari ng malawak na lupain. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang masalubong niya ang dalawang lasing. Pasuray-suray ang mga yon sa paglalakad. Pero nang makita nila si Martin, pinilit nilang itama ang paraan ng paglalakad nila. Ay, ano Martin? May pera ka ba yan? Pahingi naman oh. Kulang kasi ang alak namin eh. Ito oh, paubos na. Wika ng isang lalaki at saka itinaas niya ang hawak na bote upang ipakita kay Martin. Agad na napailing si Martin. Eh, wala akong dalang pera rito eh. Isa pa, kung may pera man ako, mas pipiliin ko pang ibili yun ng pagkain ng anak ko at ng asawa ko kaysa ibigay sa inyo. Kalmadong wika ni Martin. Pagkatapos niyang magwika, agad na humakbang palapit sa kanya ang isa pang lalaki. Bago pa man siya makagawa ng kung anumang hakbang, hinampas siya ng lalaki sa ulo gamit ang boteng hawak. Agad na nagdilim ang paningin ni Martin at tuluyan siyang nabuwal. Yan! Yan ang bagay sa'yo! Patawa-tawang sabi ng isa pang lalaki at saka sinipa pa siya. Iniwan nila si Martin na nakahandusay sa lupa at may sugat sa kanyang ulo. Noong bumalik ang ulirat ng lalaki, madilim na ang paligid. Pinilit niyang bumangon kahit na masakit pa rin ang kanyang ulo. Baka walang yama ngayon ha. Ilang beses na nila akong ginaganito. Balang araw, makakaganti rin ako sa kanila. Tiimbagang nasabi ni Martin. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Subalit natigilan siya noong nakarinig siya ng paghuni ng ibon malapit sa ilog. Ha? Huh? Huni ng ibong daplak yun ha? Saan banda kaya yun? Sa halip na dumiretso pa uwi, naisipan niyang tunguhin ang pangpang ng ilog upang hanapin ang daplak. Marahil, nangingitlog yun. Marahan siyang naglakad upang hindi makahalata ang nasabing ibon. Nang nasa pangpang na siya, nagpalinga-linga siya hanggang sa mapansin niya na malapit na sa malaking batong nagmumula ang huni noon. Hanggang sa mapansin niya na malapit na sa malaking bato nagmumula ang huni noon. Dito na lang muna ako't mag-aabang. Nang mga sandaling yon, inalala ni Martin ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa pagkuha ng mutya ng ibong daplak sa pamamagitan ng itlog noon. Walang ano-ano, narinig niyang lumipad na palayo ang nasabing ibon. Alam ni Martin na bibihira lang ang makakita ng itlog ng daplak, kaya pagkakataon niya na yon. Dali-dali siyang lumapit sa mabatong bahagi hanggang sa marating na niya ang malaking bato kung saan niya narinig ang paghuni ng nasabing ibon. Saan kaya rito? Kinapa niya ang batuhan upang alamin kung saan naroroon ang pugad. Dito lang yun ah. Pinakiramdaman niya ang bahaging kanyang nakakapa hanggang may medyo malinis na bahagi siyang nakapa. Dahil hindi niya nakapa ang itlog, kinuha niya ang kanyang kamay. Naramdaman ni Martin ang kabiguan, kaya naisipan niyang umalis na lang. Akmang tatayo na sana siya at aalis nang mapalingon siya sa bahaging kanyang kinapa. Huh? Ano yun? Magkahalong kaba at mangha ang naramdaman ng lalaki nang makita niya ang isang malaitlog na bagay na nagliliwanag. Aba, hindi kaya ito yung itlog ng daplak? Tama nga si Lolo. Hindi nagdalawang isip pa si Martin. Kinuha niya ang nasabing itlog at binalutan ng kanyang dalang bimpo. Kung talagang may bisa ito, hindi ito makikita ng ibang tao maliban sa akin. Wika niya at dali-daling umalis doon. Nung makalayo na si Martin sa pangpang ng ilog, narinig niya ang daplak na huni ng huni. Marahil, hinahanap niya na ito. Napailing na lang siya at napangiti dahil naisip niyang hindi naman pala ganun kahirap ang pagkuha ng mutya ng daplak. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang mapansin niya ang pag-uga ng lupa. Uy, lumilindol ba? Tumigil si Martin at nagmatsyag sa kanyang paligid.
napatitig siya sa mga puno at laking gulat niya nang mapansing gumagalaw yun. Anong... Nakita ni Martin na parang may kung anong gumagalaw sa bahaging tinititigan niya. Sakto naman noon, nakasisikat lang ng buwan, dahilan para bahagyang magkaroon ng liwanag. Walang ano-ano, napanganga si Martin nang makita niya ang dalawang dambuhala at maitim na nilalang. May mga tabako sila at ang kanilang mga mata ay kulay dilaw at halos katulad na katulad ng buwan. Anong mga yan? Kapre? Nanginig ang buong katawan ni Martin. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin ng mga sandaling yon. Sinubukan niyang tumakbo. Subalit dahil sa takot na kanyang naramdaman, nang hina ang tuhod niya at hindi na niya naihakbang ang kanyang mga paa. Kailangan hindi nila ako mapansin. Kailangan... Hindi na naipagpatuloy ni Martin kung ano ang nasa isip niya dahil sa isang pag-isap ng kanyang mga mata, nasa harapan na niya ang dalawang kapre. Halos dinig na dinig niya ang paghinga ng dalawa. Ang paligid niya ay napuno ng usok na dulot ng tabako ng mga kapring yon. Amin na ang kinuha mo. Hindi yan dapat mapasayo dahil kami ang nag-aabang noon. Wika ng isang kapring, halos ang boses ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ibigay mo na sa amin yan kung ayaw mo masaktan ka. Sabi ng isa pang kapre na nakangisi. Nanginig ang buong katawan ni Martin. Halos maihi siya sa sobrang takot, pero pilit niyang pinigil yon. Wala akong kinuha. Ano ba pinagsasabi niyo? Nanginginig daw wika ng lalaki. Gumisi sa kanya ang dalawang kapre at nakita niyang inihanda na nila ang kanilang kamay. Inakma ng isang dambuhalang nilalang na dakmain si Martin. Mabilis namang nakailag ang lalaki at saka napasigaw siya. Sinabi nang wala akong kinuha eh. Lubayan na ninyo ako at nang makauwi na ako. Sigaw ni Martin. Habang nakatingala, muling napatawa ang dalawang dambuhalang nilalang kay Martin at sa isang pagkisap ng mga mata ni Martin, nagawa siyang damputin ng isang kapre. Ibigay mo na sa amin ang nakuha mo sa pugad ng daplak. Kung hindi, paghahatian namin ang katawan mo at saka kakainin. Wika ng isang kapre. Dahil sa takot ni Martin, napaihi siya sa kanyang salawal. Pilit siyang nagpumiglas mula sa kamay ng kapre. Pero lalo lang humigpit yon. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Sigaw ng sigaw ang lalaki. Subalit napapatawa lang sa kanya ang dalawa niyang kaharap. Walang ano-ano, nakita niyang may kung anong nagliliwanag mula sa bulsa ni Martin. Dahil doon, nilugan ng kapre ang kanyang pagkakahawa kay Martin sa kadahilan ng yon. Kahit na alam ni Martin na delikado, mabilis siyang lumundag pa ibaba. Sa kabutihang palad naman, lumapag si Martin sa mga tuyong dahon. Sana napunta yon? Bakit siya biglang nawala? Tanong ng isang kapre. Sinuyod ng dalawang nilalang ang bahagi kung saan nahulog si Martin. Ang lalaki naman, nanatili sa kanyang pwesto. Nanginginig ang buong katawan dahil sa sobrang takot. Ang labis lang na pinagtataka niya ay kung bakit hindi pa rin siya nakikita ng mga kapre. Nang mismong sandaling yon, napatitig siya sa kanyang bulsa kung saan naroroon ang itlog ng daplak na binalot niya sa manipis niyang bimpo. Nagliliwanag nga. Hindi kaya ito yung mutya ng daplak na siyang sinasabi ng lolo? Totoo nga. Kinuha niya yon at hinawakan habang tinititigang maigi. Hindi na malaya ni Martin ang oras. Napatingala na lang siya at saka napatitig sa paligid. Uy, wala na yung mga kapre. Wala na. Dali-daling tumayo si Martin at saka napahakbang palayo kung saan siya bumagsak. Nang mapagtanto niyang wala na yung dalawang kapre, tumakbo siya pauwi sa kanilang bahay. Wala siyang pakialam kung ilang beses man siyang magkandarapa dahil ang nasa isip niya ay ang makauwi sa bahay. Pagdating niya sa kanilang bahay, hindi na nakapaghapunan ng lalaki. Nagpasya siyang matulog na lang dahil tulog na rin ang kanyang asawa at anak. Ramdam niya kasi ang pananakit ng kanyang katawan dahil sa ginawa sa kanya ng mga dambuhalang nilalang na siyang naghangad ding makuha ang mutya ng daplak. Kinaumagahan, tinanong siya ng kanyang asawa. Martin, bakit hindi ka kagad nakauwi? Ano bang nangyari? Pinasundo kita sa ating anak pero wala ka raw roon. Saan ka ba nagpunta?
Hindi agad napasagot ang lalaki. Nag-alangan siyang sumagot dahil baka pagtawanan lang siya at laitin ang kanyang asawa. Ah? Nakatulog kasi ako dahil sa pagod. Ipinasundo mo pala ako. Sana tumawag man lang siya at nang nagising ako. Saad ni Martin habang pilit na inilili sa paningin ng kanyang asawa ang natamo niyang sugat dahil sa paghampas sa kanya ng bote. Nang mga panahong yon, pumunta sa kusina ang asawa ni Martin upang magluto. Naiwan naman siyang nag-iisa at nagpapalalim ng kanyang isipan. Hindi kaya guni-guni ko lang yung mga kapring yon? Umiling siya. Naisip din kasi niyang kung hindi totoo ang mga yon, hindi niya sana nararamdaman ang pananakit ng kanyang buong katawan. Humanda kayo mga lasenggo kayo. Hindi na ako magdadalo ang isip na lumaban sa inyo kapag uulitin niyo pa ang inyong ginawa. Nasa kalagitnaan si Martin ng kanyang pagmumuni-muni nang may marinig siyang sigaw doon sa labas ng kanilang bahay. Martin! Martin! Bumaba ka nga rito at harapin mo ako! Kilala ni Martin ang boses na yon. Kahit na nag-aalangan siya, ay naglakad siya patungo sa pintuan upang salubungin ang kung sino man yon. Ano na naman kaya ang kasalanan ko at umagang umaga'y mainit ang ulo nito? Pagdating sa pintuan ng kanilang bahay, napalunok siya sa kanyang laway nang makita ang kanyang amo. Galit yon, kaya malumanay na napatanong si Martin doon. Bakit o? Ano pong kailangan nyo? Nanlilisik ang mga mata ni Don Arnulfo kay Martin. May hawak yung latigo at nakita yun ni Martin. Hindi ba't ipinagkatiwala ka sa iyo ang kalabaw? Wala sa punong malapit sa kubo ang aking alaga. Huwag mong sabihing ninakaw mo at saka ibinenta ang kalabaw. Umiling-iling si Martin. Bumaba siya sa kanilang bahay at saka hinarap ang kanyang amo. Naku, hindi po. Hindi ko po magagawa yun sa inyo. Alam nyo yun. Pero sa palagay ko, may kinalaman yung mga nakasalubong kong lasing kahapon. Nang mga sandaling yon, ikinwento niya ang patungkol sa ginawa ng mga yon sa kanya. Sa lahat ng ayaw ko, ay yung pinagsisinungalingan ako. Pagkasigaw ni Don Arnulfo ng mga katagang yon, mabilis niyang hinambalos ng latigo si Martin. Ramdam ng lalaki ang pagtama sa kanya ng latigo. Subalit, nang tingnan niya ang kanyang balat, hindi man lang siya nagkaroon ng latay. Muli pa siyang hinambalos ng kanyang amo. Subalit, nang makita nitong nariyan na ang asawa at anak ng lalaki, itinigil yon ni Don Arnulfo. O sige, aalis ako para ma-report sa pulis ang nangyari. Sa oras na mapatunayan kung ikaw ang nagnakaw ng kalabaw, papatayin kita! Hindi kita bibigyan ng sahod hanggang sa hindi mo mapagserbisyohan ang halaga ng kalabaw ko! Galit na wika ni Don Arnulfo bago tuluyang naglakad. Noong wala na ang amo niya, lumapit ang asawa at anak ni Martin sa kanya. Napayakap sila sa lalaki dahil dinig na dinig nila ang sinabi ng kanyang amo at ang ginawa niya kay Martin. Sumusobra na yung Don Arnulfo na yan. Sambit pa ng asawa ni Martin. Dahil sa pag-aalala, tiningnan ng babae ang bahagi kung saan nilatigo si Martin. Halos hindi siya makapaniwala dahil nang masdan niya yon ay wala man lang kahit na isang sugat. Ha? Paano nangyari? Napangiti na lang sa kanya ang asawang si Martin at niyaya ang kanyang mag-ina na kumain na sila ng agahan. Napatango naman ang babae at naglakad na sila papasok ng kanilang bahay. Habang kumakain, tinanong ng kanyang asawang si Martin kung ano ang kanyang balak dahil wala na ang kalabaw na ginagamit niya sa pag-aararo. Hindi na muna ako mag-aararo. Pupunta na lang ako roon upang magbunot ng mga damo. Marami pa kasing mga ligaw na damo roon. Tugon ni Martin. Lingid sa kaalaman ng kanyang asawa, mayroon siyang binabalak upang alamin kung sino ang nagnakaw ng kalabaw ni Don Arnulfo. Pagkatapos kumain, nagpaalam na si Martin sa asawa at anak niya. Dala niya ang kanyang itak sa kakarit, maging ang mutya ng ibong daplak na nakuha niya. Humanda kayo. Malakas ang kutob kung kayo ang kumuha ng kalabaw. Nung nasa bukid na si Martin, nag-isip siya kung saan niya mahahanap ang dalawang lasenggo na nakasalubong niya. Tsak na kayo ang kumuha nun. Walang ibang tao kahapon na malapit dito kung hindi yung dalawang yun. Naglakad-lakad si Martin hanggang sa maisip niya ang beer house na nasa kabilang baryo nila. Habang naglalakad, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang katawan.
Bahala na. Ang mahalaga ay natuntun ko kung saan ang mga yon. At baka nasa kanila pa rin yung kalabaw ni Don Arnulfo. Sambit ni Martin. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, nakarating siya sa bahaging gubat. Ano kaya yung nariyan? May naulinigan siyang mga kaluskos at mahihinang ingay roon. Parang nag-ibayo ang kanyang pandama. Habang patuloy na umiinit ang kanyang pakiramdam, napatitig siya sa lupa at nakita niyang may mga bakas doon ng kalabaw. Hindi! Nanginig ang kanyang katawan. Alam ni Martin na yon ang siyang magtuturo sa kanya patungo sa kung sino mang nagnakaw ng kalabaw. Binaybay ni Martin ang daan papasok sa gubat at sinundan niya ang bakas ng kalabaw. Habang patuloy siya sa kanyang paglalakad, naririnig niya ang mga mahihinang pagtawa ng mga tao at ang mga sigawan nila. Animoy nagsasaya mga yon, kaya mas lalong nagalit ang lalaki. Humanda kayo, hindi ko hahayaang madungisan ang aking dangal sa aking amo. Sambit ni Martin. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa matanaw niya ang isang tolda. Iginala niya ang kanyang paningin at nakita niya na may nakataling kalabaw sa isang puno. Yun yung kalabaw ni Don Arnulfo. Kung sino man ang naririto, tsak na sila yung nagnakaw. Pagkatapos wikain ni Martin ang mga katagang yon, dumampot siya ng bato at walang pagdadalawang isip na binato ang nasabing tolda. Agad din siyang nagtago sa pinakamalapit na puno. Makaraan ang ilang sandali, lumabas ang dalawang lalaki at nagpalinga-linga. Hoy! Sino yon? Lumabas ka! Pagkasigaw ng isang lalaki, lumabas din ang isa at may dalayong armas. Hindi kami nakikipagbiruan! Lumabas ka bago kita paulanan ng bala! Sigaw naman ang isa pa habang itinututok sa paligid ang dala niyang baril. Napailing si Martin. Naalala niya ang nangyari sa kanya ng nagdaang araw. Tama ang aking kutob. Kayo nga ang siyang may pakana nito. Humanda kayo! Habang nagpapalinga-linga ang lalaki, lumabas sa kanyang pinagtataguan si Martin. Mga hayop kayo, magnanakaw kayo! Sigaw niya. Nagpatuloy sa paglinga ang dalawang lasenggo at ng mga sandaling yon, nawari ni Martin na hindi siya nakikita ng mga yon. Kaya muli siyang nagwika. Ibalik niyo yan dahil kung hindi, titiyakin kong mamamatay kayo. Sino ka? Magpakita ka! Huwag kang magtago habang nagsasalita riyan! Para kang duwag! Sigaw ng isang lalaking may hawak na baril. Lalapit na sana si Martin sa mga yon upang harapin sila. Subalit, laking gulat niya nang makita si Don Arnulfo at may kasama yon na kanyang tauhan. Pinakinggan niya ang pag-uusap nila at lalo lang na nakaramdam ng galit si Martin. Ang mga walang hiya, kayo-kayo rin pala nagsasabwatan. Tapos sa akin yung isisisi ang pagkawala ng kalabaw? Magnanakaw ha? Kayo ang magnanakaw! Wika ni Martin sa kanyang sarili. Nag-usap-usap silang apat patungkol sa presyo ng kalabaw. Sa kadahilanan yon, nawala sa isipan ng dalawang lalaki ang tungkol kay Martin. Habang nag-uusap sila, naisipan ni Martin na lapitan ang kalabaw at saka kunin yon mula sa pagkakatali. Sige lang, tingnan na lang natin kung ano ang inyong magiging reaksyon. Nang naroon na si Martin, agad niyang kinuha ang tali ng kalabaw. Subalit, saktong nang magawa na niyang kalaga ng kalabaw, biglang napalingon ang mga lalaki. Uy! Yung kalabaw! Nakawala! Dali-daling lumapit ang isa sa kanila sa hayop, kaya binitiwan yon ni Martin. Dahil hindi naman siya nakikita ng mga yon, hindi siya nabahala. Walang ano-ano, napatingin yon sa mismong kinatatayuan niya. Sino yan? Huwag ka na makipaglaro sa amin dito! Baka hindi mo kami kilala! Sigaw ng lalaki. Pinaputukan niya ang bahaging yon. Subalit mabilis na napailag si Martin at hindi siya nagawang tamaan ng bala. Humanda ka! Walang pag-aatubiling lumapit si Martin sa lalaki at inagaw ang baril noon. Dahil halos magkapantay lang sila ng lakas kahit na hindi nakikita ng kalaban niya si Martin. Hayop kang demonyo ka! Magpakita ka sa akin, hayop ka! Sigaw nito habang nilalabanan niya si Martin. Mga kasama! Mga kasama! Tinawag pa niya ang tatlo niyang kasama at nagtaka mga yon nang nag-iisang nagpapagulong-gulong ang lalaki na animoy may kinakalaban. Hoy!
Tumayo ka nga riyan! Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Don Arnulfo. Sa kadahilanang yon, pinilit nun makatayo at doon na nagawang agawin ni Martin ang baril niya. Bago pa man makagawa ng susunod na hakbang ang kalaban ni Martin, binaril na niya ito sa ulo. Nagkalat ang utak nun sa lupa. Dahilan para masindak si na Don Arnulfo. Paanong nangyari yon? Wala naman tao ah. Pero bakit nakalutang yung baril? Nataranta na lamang silang tatlo nang makita nilang nakatutok sa kanila ang baril. Nagsitakbuhan sila papasok sa tolda. At dahil sa nahuli sa pagtakbo ang isa sa kanila, binarilyo ni Martin at natamaan niya yon. Dapat lang yun sa mga gaya nyo. Dali-daling lumapit si Martin doon at saka tinuluyan ng lalaki. Nang mapansin niyang nasa loob ang kanyang amo at isa pang natitirang alalay nito, hinugot ni Martin ang kanyang itak. Walang pagdadalawang isip niyang pinugot ang ulo ng lalaking binaril kanina at saka itinapon sa loob. Yan ang patunay na hindi ninako ang kalabaw niyo. Napahiyaw pa ang mga yun at saka nagmamadaling lumabas. Napailing na lang si Martin at saka tinanaw ang dalawa na para mga batang paslit na may kung anong kinatatakutan at tumakbong palayo. Tingnan na lang natin kung ano yung mga magiging reaksyon nyo. Dahil naisip ni Martin na baka kung dali niya at itali ang kalabaw sa pinagtatalian nito, baka mabuko ang pagpatay niya sa dalawang magnanakaw. Dahil doon, hinayaan niya ang kalabaw na malayang nakakagala sa lugar nila. Bumalik na lang siya sa bukid at nagbunot ng mga ligaw na damo. Darating ang panahon, makakahanap ka rin ng katapat mo, Don Arnulfo. Sabi niya. Buong maghapong nagbunot ng damo si Martin at hindi na siya nakauwi upang makapagpananghalian. Bandang alas 5 na yon nang maisipan niyang itigil ang kanyang ginagawa. Bakit kaya ganito ang aking nararamdaman? Tanong niya sa kanyang sarili dahil parang may masamang kutob siya. Makaraan ng ilang sandali, may narinig siyang paghuni ng ibon. Umaaligid yon sa kanya at doon nalaman ni Martin na dalpak pala ang ibong yon. Hindi masama ang ipinapahiwatig nito. Dahil sa kakaibang kutob niya, napatakbo na siya pauwi sa kanilang bahay. Malayo pa lamang siya ay naririnig niya ang pag-iyak ng kanyang asawa. Kasunod noon, narinig niya ang boses ni Don Arnulfo na galit. Nasaan si Martin? Marahil nagpapakasasa siya sa perang napagbenta niya ng kanyang ninako na kalabaw. Napailing ang lalaki. Ang kapal mukha nito, hindi porkit kami dukha. Aapihin nyo na lang. Nang mga sandaling yun, inihanda niya ang kanyang sarili at saka naglakad patungo sa kanilang bahay. Bakit niyo po ba ako hinahanap? Tanong ni Martin kay Don Arnulfo. Ang perang napagbentahan ng kalabaw, akin na! Sigaw nito sabay may hinugot siya sa kanyang tagiliran at napailing na lang si Martin nang makitang baril pala yun. Ano ka ba, Don Arnulfo? Nahihibang ka na ba? Hindi ba't nasa gubat ka kanina para sa isang negosasyon? Ikaw din mismo ang nagpanakaw ng kalabaw mo. Pagkatapos ako ang siyang ididiin mo, hindi na yata tama yung ginagawa nyo. Napataas ang timbre ng boses ng lalaki habang nakatitig kay Don Arnulfo. Paano mo nasabi? Nakakasiguro ka ba? Mabilis na tumango si Martin at saka sinabi kung ano ang kanyang nasaksihan. Napamura si Don Arnulfo at mabilis na pinuputukan si Martin. Ayup ka! Sigaw pa nito. Mabilis namang nakailag si Martin at saktong nakadapa siya sa bahaging may damo. Nang mga sandaling yon, nag-init na ang kanyang pakiramdam at saka maging ang itlog ng dalpak na nasa bulsa niya. Ako naman! Tumayo siya at humakbang palapit kay Don Arnulfo. Nagpalinga-linga si Don Arnulfo. Dahil sa taglay na bertod ng dalpak, hindi niya nakita si Martin. Patuloy sa paghakbang ang lalaki hanggang sa makalapit na siya sa kanyang amo. Hayop ka! Hayop! Mabilis na sinakal ni Martin ang kanyang amo. At dahil doon, piglas siya ng piglas. Pinilit niyang madakip si Martin. Pero mabilis na nakailag ang lalaki. Ayos lang sa akin, nasaktan mo ako eh. Pero kung idadamay mo yung pamilya ko, ibang usapan na yan. Sigaw ni Martin at nagpakita kay Don Arnulfo. Mabilis siyang tinutukan ng baril ng Don, subalit nang kalabitin doon ang gatilyo ay hindi pumutok yon. Ano bang klaseng baril yan? Pagkasabi ni Martin na mga katagang yon, sinikmuraan niya si Don Arnulfo. Mabilis din niyang inagaw ang baril noon at saka itinapon.
Matagal na ako nagtitiis sa mga pagmamata mo sa amin. Pero ang hindi ko lang maatim ay ang pagbintangan nung magnanakaw ako. E yung ikaw mismo palang nagpakuha ng kalabaw mo para ibenta. Sinuntok ni Martin si Don Arnulfo sa mukha at saka sinipa yon sa kanyang tiyan. Dahilan para mapalupasay ang matanda. Hayop ka, Martin. Kinupkup kita rito sa lupain ko. Tapos ito pang igaganti mo sa akin. Sabi ng Don at pilit na tumatayo. Oo, kinupkup mo nga ako. Pero anong kapalit? Pangaalipin? Sobra ka na, Don Arnulfo. Sobra ka na! Sabi naman ni Martin na noon ay itinututok ng baril sa kanyang amo. Kita naman nito ang takot sa mukha ni Don Arnulfo na noon ay nanginginig na. Sobra ka na! Mabilis na pinaputok ni Martin ang baril, pero inilihis niya yon. Kaya tumama yon sa gilid ni Don Arnulfo. Maawa ka, huwag mo kong patayin. Iyon na ang kinatitirikan ng bahay mo, pati na ang kalahati ng aking lupain. Yung kalabaw na yon, sa'yo na rin yon. Sabi ni Don Arnulfo sa tonong nagmamakaawa. Hindi mo na ako madadala sa mga pangako mo. Matagal din ako nagpauto sa'yo. Pero dahil sa nasaksihan ko, hindi na yun mauulit pa. Sabi naman yon ni Martin. Napailing si Don Arnulfo. Pinilit niyang makatayo, subalit agad siyang binaril ni Martin sa magkabilang tuhod. Hindi ka na dapat pang mabuhay pa. Pero hahayaan kita para pagdusaan mo ang mga kasalanang ginawa mo. Napahagulgol na ang asawa ni Martin at ang kanilang anak. Lumapit ang mga yon sa lalaki at saka niyakap ito. Inalo ng babae si Martin upang kumalma at nang kumalma na yon, nagsalita yon sa asawa. Umalis na lang tayo dito. Hindi na tayo dapat manatili sa lugar na ito. Kung yan lang din palagi ang ating makakasama. Napatango si Martin sa babae. Napagtanto niyang tama nga yon. Kaya sinabihan niya ang kanyang mag-ina na ihanda ang kanilang mga damit dahil aalis sila. Nung wala ng asawa at anak ni Martin, kinaladkad niya si Don Arnulfo na nagmamakaawa pa rin sa kanya. Sakto namang nakita niya ang kalabaw na pagala-gala at kumakain ng damo. Oh, alam mo na. Lumapit si Martin sa kalabaw at saka hinila yon palapit sa Don. Oh, etong nararapat na parusa sa'yo. Itinali niya sa kamay ni Don Arnulfo ang lubid ng kalabaw at saka ginulat yon para tumakbo. Napailing na lang ang lalaki nang marinig niya ang sigaw ni Don habang kinakaladkad ng kalabaw sa kung saan. Noong mismong sandaling yon, umalis si ng Martin sa nasabing lugar. Umuwi sila sa probinsya ng kanyang asawa at doon namuhay ng tahimik. Hanggang sa mga sandaling yon, taglay pa rin ni Martin ang mutya ng itlog ng ibong daplak na siyang nagbibigay sa kanya ng kakaibang bertud ng tagabulag. Wakas.